Hello mga kapamilya all over the online world. Jing Castaneda po. Magandang gabi at salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa ating gabi-gabing kumustahan, sa ating gabi-gabing kwentuhan. Siyempre, alam nyo na, paglinggo, ay hindi pala, pagsabado pala. Relax-relax lang tayo, chill-chill lang. At ang ating pinagkikwentuhan ay mga ika nga, usapang showbiz, usapang entertainment. At kasama natin, siyempre, ang ating isa pang kapamilya na lagi ninyong napapanood tuwing Sabado. Uy, sorry ha, medyo na-late tayo at may mga wifi problems, kaya nga nakakamiss yung ano, no? Yung ating mga studio shoots, diba? Yung mga coverage na talaga namang hindi dinadaan sa Zoom. So, sana matapos na nga itong quarantine, sana matapos na itong problema natin sa pandemya, no? Para naman back to, sabi nga nila eh, normal, the real normal na tayo. O bago pakilala yung ating, syempre, suking-suking ka-partner tuwing Sabado, sabihin muna natin ang atin pong paksa ngayon. Ang ating paksa ngayon ay napakahalaga dahil ito po ay ang ating taunang event, di ba? Taunang event at bilang pagdiriwang ng pelikulang Pilipino. So yan pong paksa natin. Mamaya papakilala natin yung ating bisita, pero binanggit lang natin para naman yung mga nag-tune in ngayon alam na kung ano ang ating pagkikwentuhan. At kung may mga tanong kayo tungkol dito sa ating paksa, no, yung tinatawag nating pista ng pelikulang Pilipino. Ayan, eh, parating nyo na, i-comment nyo na po sa amin para matanong natin mamaya. O, pero bagong lahat, eto na, mabilis na shout out para hindi magtampong ating mga gymnastics, ang ating mga darrenatics, ang ating mga team Maymay at team Mayward. Eto na, batiin na natin. Walang iba kung hindi, si Lorraine Gabiana, si Ricklin Rosal, uy, mga suki to. Sino pa? Si Elsa Mendez, watching from California. Si Elaine Pasadilla, si Kay Almonjuela. Uy, kasambuhay, Josephine Palma, kapamilya Beth Landaos, kapamilya Elisa Lopez, kasambuhay, ayan, Ricklin Rosal, sabi pa, shoutout po sa mama ko sa La Paz, Agusan, Del Sur. Ayan, si, uy, parang first time ko nakita yung first time ko nakita itong pangalan ni Hitiduj, a reveal. Gusto ko sanang manood, pero battery low na. Walang kuryente dito ngayon. Naku, taga saan ka ba? Sayang naman. Hi, Luz! Ayan. Sabi niya, always watching my favorite kapamilya. Hello. Joy Bejo, Melanie Neresina. Hello. O bago natin ituloy pa pang shoutout at baka may babatiin din ang ating, syempre, co-host pag Sabado. Walang iba kung hindi ang nag-iisang unbettable. Papa Ambet Nabos. Hi, Papa Ambet! Naririnig na. Hello. Okay na? Hi, Papa okay Ambet. Ganda naman ang background mo. Oo, okay na. Dinding yes. Dinig ka namin at kitang-kita ka namin. Ayan. O, wala na yung mga kawayan na background. Ibang location na naman ito dito hindi sa hindi na mukhang bahay. Spa. O, ibang location na naman to, Mama Jing. Next naman. Oh, ha? Diba? Nasa ibang part ako ng bahay ko eh. Di ba? Ang taray. Good evening, mga kasabuhay. Ang dami mo talagang Instagrammable na background. Ay! Kailangan may ganon. Papa Ambet, kumusta ang linggo mo? Busy. Ang daming ganap. Mm-mm. Busy? Talaga? Parang, sige nga, anong mga ganap mo? Sunod-sunod yung mga Zoom yung mga conferences. Pwede mo lang i-share. Baka may mga secret ganap ka eh. Tapos may mga secret na ganap. Tapos may mga story conferences ako napuntahan na hindi pa pwedeng i-reveal. And then, ano pa ba? Wow. Of course, manunggo. Pinag-ano natin kasi kanina nga, nagsimula na mapanood uli sa Channel 11, yung It's Showtime, and sunod-sunod na yan, yung mga ibang ABS-CBN shows, mapapanood na. Yan. So, kanina ang Showtime nagsimula?
nagsimula na kanina. Bonggang-bongga ang pagsisimula nila kanina. Ano bang nagsimula diba? Kanina? Nasa Free TV. Yung Showtime nga, tapos... Okay, ano pa ba? Showtime? Yung ASAP ano, this Sunday, mapapanood na bukas? Bukas, mapapanood nila yung ASAP. And then, ang alam ko, yung MMK. Tapos yung I Can See Your Voice. Mm-hmm. And then, mga teleserye. Mm. Simula sa Monday... Mapapanood na rin na sa channel. So, magsisimula sa Monday. Sa Monday, yung mga teleserye, okay. Kagaya ng Ang Probinsyano, Ang Sayo Ay Akin, Walang Hanggang Paalam, hmm. etc. etc. So, sa lahat po ng mga kapamilya po natin dyan, nag-aabang at na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapanood itong mga teleserye na ito at mga palabas na ito ng ABS-CBN sa Free TV, nasa Free TV na po ulit via Channel 11. Again, i-correct natin Mama G nga kasi parang black timer kasi ang dating eh. Black timer ko yes. parang supermarket nga kung i-ano natin i-describe ngayon kasi 'di ba? Parang malaking supermarket yung Channel 11 na kilala naman na po natin na pinamumunuan po 'yan ng grupo. It's a religious channel. Yes. Na ni Brother Eddie Villanueva. At saka pa yung mga kapanalig po niya. So nabigyan po tayo ng pagkakataon yung mga programa po ng ABS-CBN na ma-spread out, yon, mailagay sa iba-ibang time slot. Yon. Channel. Oh. So yung mga... so papaambit yung ibang show kasi no, it's Showtime, ASAP natin 'to, FPJ's Ang Probinsyano, mm-hmm. Ang Sayo Ay Akin, Walang Hanggang Paalam, Paano Kita Mapapasalamatan, mm-hmm. Iba Yan, Magandang Buhay, I Can See Your Voice. MMK. Ang tanong ko, Papa Ambit, paano yung Kapamilya Channel? Simultaneous din data. Same platform. Mapapanood pa rin siya. Hindi ko lang alam yung Kapamilya Channel kung paano. Kasi yung I1 TV, yung sa TFC, ano pa ba? Tuloy-tuloy pa rin. Mm-mm. Hindi, pero kasi, yung mga programa bang nasa Zoe o ngayon tinatawag natin A to Z, no? A to Z, yes. Channel. Mm-hmm. Pareho ba ang mapapanood sa Kapamilya Channel at doon? Hindi siguro. Hindi yata kasi nga hindi ko alam. Hindi ko wala ako sa posisyon para magsabi. Ano, kasi gusto ko rin nga lang ding i-correct kasi yung iba kasing mga press release sinasabi nila nagbalik na po yung ABS. Hindi naman ganoon ang claim. Ang sinasabi po rin natin dito, ang kiniklaim natin, yung mga ABS-CBN shows po. Yun, ay meron na ngayong platform sa Free TV via Channel 11. Ito nga A2C. May outlet na, in other May words. May outlet na. Hindi po ABS-CBN ang Channel 11. Yun ang i-correct natin, Mama G. Kasi yung mga iba, siguro correct. Gusto lang mag-ano na naman ng fire, ng gulo, or intriga. Magsimula. Oo, wag ganon. Sinasabi natin dito, ang mga programa po ng Kapamilya Network, Kapamilya at ABS-CBN, ito nga po mabinanggit nga po namin, ay nasa Free TV na via Channel 11. Yon. Malinaw. Correct. Kasi correct. may mga iba pang palabas doon, Mama Jean, mga ibang shows din na hindi naman property ng ABS-CBN. Mm-hmm. So hindi naman yung buong 24/7 no na airtime ay kinuha ng ABS-CBN. At binigay sa ABS-CBN o baga. Kasi may negosyo component din po yan eh. Negosyo component meaning may mga, yan, sinasabi ko na lang na pagmitingan. Meaning, siyempre may mga advertisers. Yung lifeline ba, di ba, may advertisers, may magpi-place ng commercial, may mga infotainment na tinatawag tayo na mga information dissemination campaign. So lahat po yun, kahit Free TV siya, sinusukat pa rin kasi may mga nakakabit pong ano, may mga nakakabit na mga sponsors, patrons at kung ano pa. At saka hindi nga lahat ano nga kasi ako nga napatanong nga ako Mama Jing eh kasi 'di ba, ang mga ang ibang teleserye ng ABS-CBN meron yung mga BL series na tinatawag. Alam mo 'yon, yung boy love. Ano yung BL series? Yung boy love. Yung boy love. Oo, yung mga boy to boy, girl to girl. Correct. And since together, correct. So since this is a religious, you know, matatawag nating religious channel siya kasi yun naman talaga yung naging
platform nung network correct, na yun correct, na brother. Correct, correct. So mag nagtatanong, paano po tama. Yan? Iaalaw ba, papayagan ba kung sakasakali na magkaroon ng soap o ganun? Yun, may mga ganung usapan. May mga usapan dito po sa pagpapalabas ng yung content mismo eh. So, yun. Kaya, so, at least good news yan, no? Papa Ambet. So, abangan na lang po natin yung mga detalye para tutok lang po kayo, no? Sa aming mga Facebook page si Papa Ambet para po sa mga latest, no? Tungkol po dyan. Pero good news. Talagang good news. Yung pinost ko yan, Papa Ambet, ang daming shares, no? Ang daming shares kasi excited lahat na mapanood muli sa free TV yung ating mga programa, no? Correct. Iba pa rin kasi talaga yung free TV, Mama Jing. Iba pa rin. Ako, nagsusubscribe ako sa iWant dahil doon ko napapanood. Yung iba nga, nandun doon sa Sky Cable, yung sa Kapamilya Channel. Pero pag sinabi mo kasi yung free TV, mag-ano ka sa Luzon, Visayas, Mindanao, mas marami pa rin kasi mga kapwa natin, mga Pinoy, kapamilya natin na wala naman talagang access sa mga cable-cable. Sa mga ano, so correct. Umaasa sila doon sa kung ano yung na inaabot ng frequency ng libreng television o pang mga palabas. So, iba pa rin. Although yung mga, ano lang, Papa Ambet, no, yung mga news and current affairs shows, talagang, ano po eh, sa teleradyo pa rin mapapanood. Hindi muna dito sa ating A to Z, di ba, yes. Papa Ambet? Correct. Okay, yun. So Papa Ambet, ano pang iyong mga, bago natin pakilala yung bisita natin, may mga ganap ka pa ba na gustong i-share? Well, nagsimula na yung, medyo intriguing, kasi parang na-preempt, dahil pinagmumula na nga ng intriga, may portion kasi sa It's Showtime, yung same look, same concept, nung supposedly ilo-launch pa lang na program na i-host ni Billy Crawford sa TV5, which is yung The Masked Singer. May isang segment kasi sa Showtime na ginagawa na nila sa mga panahon na to na hindi pa nilo-launch. So parang, you know, nag-stem yung mga intriga, yung question. Kasi same concept. So parang na-preempt daw yung programa na i-host ni Billy, na Pasko saan magsisilbing judge yung mga Aga Mula, Christine Reyes, si Kim Molina, at saka si Mateo Godicelli. But sinasabi nito mga artista, huwag na nating patulan, huwag na nating pahabain, huwag na nating bigyan ng intriga. Pero hindi talaga ma-avoid, lalo pat magkakatapatan yung mga shows. Like Showtime, yung TV5 na merong mga dating kapamilya artist, meron din silang i-host doon. So, hindi na iiwasan yung intriga. Siguro ang tingin ko na lang talaga doon, ulitin ko yung salitang co-opetition, na hayaan na lang yung sambayanan o yung mga televiewers yung manonood ang maghusga. Kasi at the end of the day, di ba, sila naman ang pipili kung ano ipapanuuri natin. At least, tayo Mama Jing, kung gusto nating manood, mayroon tayong dalawang TV sets o tatlong TV sets, pwede nating sabay-sabay panoorin. Para lang makita natin. Napaghahalat ang TV babad. Tama naman, di ba? Tama naman. Wala kasi, kesa naman mag-away-away. Kesa naman, alam mo yon, pag-away-awayin yung mga artista. Yun doon naman, na nagtatrabaho lang naman din sila. Kasi, pero itong concept na to, dati pang ginamit, dati pang ginawa sa Showtime. Actually, bago lang. Bago pa man pandemic? Ngayon lang. Ngayon lang na may inulunsan na siya at pareho-pareho. Di ba? So talagang, O di mo maalis. Kaya hindi mo maalis magsuspecha. Correct. Diba? Nako eh, diba? Sorry na lang kung nauna ang ABS eh, kailangan palitan yun ng ang Showtime, kailangan palitan yun ng TV5. Hindi nga eh, kasi franchise yun eh, nanggaling sa Korea yung show na yun. It's a reality show na binili nila yung franchise sa Korea. So, ewan ko kung paano aayusin nila yan. Tapos, exciting! Yes, di ba? Bumabalik sa television uli yung mga ganun. Pero, kaya sabi ko doon sa mga artist, talaga hindi maiiwasan, Mama Jing, yung kompetisyon. Huwag sabi natin walang rivalry. Meron at meron. Kasi, syempre, lalo pagdating sa negosyo, pagdating sa advertisers,
may mga advertisers na pipili talaga. O ito, mas gusto namin maglagay dito. Mm. Okay to. O dito, mas gusto namin. Mga ganon. Mm. So, whether we like it or not, meron. Kaya, ang hamon doon, ang challenge, galingan talaga ng mga pagandahan. Oo, pagalingan na lang. Correct. Kasi yung mga tawang maghuhusga niyan, hindi sila. Yung mga, ano, di ba? Yun. No, okay yun, di ba? Para hindi na lang porke sikat-kat kinalang pangalan mo, eh, assured ka na, feeling correct. Mo, di ba? O kaya komportable ka na, kampante ka na sana, hindi ka na, ay, napagaling mo na, paggaling ko dyan, ganyan, o hindi, di ba? Hindi dapat gano'n, kailangan talaga trabaho. Mm-hmm. Kasi malalaman at mararamdaman ng mga televiewers kung talagang yung ginagawa mo ay mahal mo o gusto mo, di ba? Mm-hmm. Yun! Tama. Mm-hmm. So, matirang matibay. Yes! 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 You can say that. Matirang matibay. Correct, correct, correct. O Papa Ambit, yung iyong bisita, ating bisita ngayon. Naka-ready na ba siya? Batiin ko muna ang ating mga kapamilya sa buhay. Go! Yes. Andiyan dyan ang aking kaibigan si Edgar Soriano. Hi, Master E. Nanonood sa atin. Mm-hmm. Si kapatid Lolita Di Dios Katsuki sa Japan is watching. Kumbawa, Mami Jing and Papa Ambit. Oo nga, kumbawa nga daw. Oo. Diba? At sa lahat po, sina Papa Rico Robles, Ate Josie Johnson dyan sa Sydney, Australia, at lahat ng mga kapwa ko, Uragon, Bicolano, Mayward fans at supporters, hello! Eh, may chika ako sa iyo later. Tapos, sino pa ba? Lahat ng mga fans na at mga supporters, especially po sa mga tumatangkilik po sa aking Unbettable channel sa YouTube. O, oh, diba? Yes! Intro na ba natin ang ating makakasama ngayon? Naka-ready na ba? Ang ating panauhin. Oo, intro mo na. Naka-ready na. Ah, ayan. Oo. Panauhin pandangal. Panauhin po namin dito sa programa ni Mama Jing, Nakasambuhay. Yeah, let's all welcome po ang chairman po ng Film Development Council of the Philippines or FDCP. At ngayon po ay talagang punong abala sa magaganap na pista ng pelikulang Pilipino. Pang-apat na taon na to, ha? At nai-excite ako kasi Mama Jing, sabi ko nga kasi... meron na rin sariling channel ang FDCP kung saan ipapalabas o mapapanood ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, even abroad, ang mga napakaraming mga titles. 100 plus yan. O, diba? At i-discuss, magtutulung-tulungan natin. Galing, no? Pag-usapan ngayong gabi yan. Let's all welcome po si Madam o Chairman o Chair, Liza Dito. Madam! Si Gera. Oh, talaga may ganun, ano? Hi! Hi! Hello, Mama Jing and Papa Ambit. Hi, Madam. Naririnig naman ako, no? Naririnig, pero bakit wala clear siya? Clear na clear. Ayan, oh, di ba? Naririnig. Clear na clear. Nakikita na natin. Very good. Thank you for having me. Busy-busy ka ngayon dahil sa pista ng pelikulang Pilipino, Liza. Yes, well, we almost thought na hindi namin magagawa. Siyempre, talagang PPP is pretty much like MMFF. Talagang ang lifeblood niya is the cinemas. Kasi hindi lang siya festival, distribution strategy talaga siya para bigyan ng chance yung mga producers natin to have a nationwide commercial screening. So, sabi namin paano namin ito magagawa. But siguro talagang if you're fueled with the goal to just really create a platform para tangkilikin pa rin yung mga Filipino films in one platform at magsama-sama ang lahat. Yun, that idea was started, tapos ito na ang dami-daming mga kasamang pelikula for PPP this year. So happy kami kasi may support naman ng ating industriya. O, di pa. Mas mahirap ba itong online kaysa yung dati? Mahirap in the sense na dati kami nagpapa-call ng entries tapos kami ang mamimili. Pero itong ngayon, kami talaga ang lumapit sa lahat ng mga producers and invited them to if they're interested dito sa mechanics or dun sa bagong platform and then yung sa gagawing format ng festival. So open naman lahat. I mean, ito nga, we have more than 147 films in total. With 67 full-length films na for a whole two-week run. So, kanina lang nakita ko yung lineup ng festival screenings namin. Grabe, talagang
siksik talaga. At para sa mga binge watchers, talagang mag-enjoy sila. Mm. Correct. Ito nga, Chair Liza, no, if I may ask, no, parang magiging ano to eh, magiging ano bang tawag natin, test ground or something. Kasi lahat na, because of the new normal nating tinatawag dahil sa pandemic and everything, karamihan pa rin na sa bahay and everything. Ang gaano kahirap na makakuha kayo ng mga partners in terms of, yun na nga, gagawin natin ito on, via online, tapos ang mga platform mo dyan, yun na nga, via social media, hindi na sila makikita sa mga sinehan. So, ano yung mga struggles or ano yung mga challenges na hinarap ninyo or kakaharapin ninyo sa tingin mo na sa darating itong pista ng pelikulang Pilipino year 4? Syempre, unang-una yung mismong platform. Syempre, 'di ba? Hindi lang naman 'yan basta website, 'di ba? It really has the capacity and the bandwidth na i-accommodate lahat ng mga films. And syempre, after PPP, sustainable kasi yung FDCP channel. Hindi lang siya pang PPP. It will host more festivals, it will host more films. It will be the home of those filmmakers na walang makitang platform. So, kumbaga, i-host namin sila at no cost to them. Kumbaga, lahat ng proceeds manggagaling sa kanila. Dahil ito na yung parang makasupport ng FDCP sa kanila. So, in terms of ano naman, acquiring the titles naman, siguro dahil nga yung spirit na zero, as in zero. Kami na nga rin lahat, marketing. We just have to really give them. All in one. So ano, happy naman sila kasi talagang ito yung pinaka-concrete way na maipapakita namin na talagang sinusuportahan namin yung pinagdadaanan natin ngayon, 'di ba? Itong pandemya at saka yung mga Filipino audiences natin. Ayaw natin masanay sila sobra na puro foreign films yung nakabalandra sa atin. Tama. At so point, parang baka masyado silang masanay. So teka muna, two weeks mag-binge tayo, 100 films to, panoorin nyo mula umaga hanggang gabi. So, ganun. Puro pelikulang Pilipino yan. Mm-hmm. Yes. Galing. Mama Jing, ako ano, speaking of support, Chair Liza, ito mga nagsumali na ito dito sa PPP, may suporta ang FDCP. And another thing, since parang FDCP ay parang semi-government agency na rin, si aling mga ahensya ng gobyerno rin ang tumutulong naman sa FDCP para maisakatuparan natin to? Well, FDCP is a government agency. Yung council namin, binubuo ng DepEd, DTI, MMDA. Okay. Yan, yan. MMDA, DTI, DepEd, League of Cities of the Philippines. So, lahat yan instrumental para mas lalo nating mapalawak yung PPP. Okay. DepEd and CHED, they are part of, DepEd is part of our board. Si CHED naman, partner namin siya ngayon sa mga initiatives namin. So, napaka-instrumental ng magiging role ng support ng mga students kasi ito talaga yung number one na audience ng PPP for the last 4 years. So, correct. Excited kami kasi yung mga pelikula natin ngayon, hindi lang siya yung mga bagong pelikulang mapapanood. Ito yung mga pelikula kahit noon at ngayon na talagang very important sa industry natin. So meron tayong mga classic films from our national artists for film, meron tayong genre, meron tayong regional films, may documentary, meron tayong pangbata. So parang ito talaga in one platform mapapanood nilang lahat to for that entire time. So malaki, pwede talaga siyang suportahan ng mga schools. Very good. Among the films, meron bang mga films na in competition? So Liza, ito pag napanood. Yes, go ahead. Papambe, tanong ko lang yung mga interesadong manood. FDCP channel, ano to, online meaning sa Facebook, sa YouTube, or both? And then may schedule din ba to? How does this work? So, the website is fdcpchannel.ph. Meron kaming iba't ibang subscription packages. So, meron tayong free, kung saan meron na tayong library of films na pwede na nila mapalad, mga short films. Two full-length films kung free. Pero syempre, kung sa subscription package natin, may 99 pesos para day pass. So, one whole day pwede ka makapanood ng pelikula. Merong half-run pass, meaning the full 8 days pwede kang manood.
depending sa kailan mo binili yung ticket. Pero merong full run pass. So ito yung premium pass natin. At dito lang nila mapapanood yung premium films. So yung premium films natin, ito naman yung pinalit namin na parang yung walong pelikulang bago. Hindi pa ito napapanood sa Pilipinas or nagkaroon lang ng limited release. So ngayon nila mas mapapanood at makikita sa fdcpchannel.ph. 450 pesos naman yun. Wow! Ang mura, ang dami nilang mapapanood. Yung tinatanong ko, Chair Liza, no? May mga in competition ba dito mga entries or mga film, and then may mga award din ba ito or what, kasi pagaya ng ibang festival? Yung competition namin, it's a short film festival, so Cinemaria yung tawag. Sinuportahan namin tong festival na itong lab na to. Imaginein mo yung mga first and second time filmmakers natin, nag-umpisa sila from lab hanggang sa paggawa ng pelikula. We also supported the funding of these films, so 12 films yan from different parts of the country na magko-compete sa at magpipremiere siya sa PPP. O di ba, Mama Jing, nakaka-excite kasi may mga regional films doon na ginamit ang Cebuano dialect, Visayan dialect, yung taga Mindanao. Di ba ganun yung challenge? Yes, tsaka yung premium films natin, ito kaka-launch lang namin, iba't iba talaga siya. Meron tayong film ni Kidlat Tahimik na na of course our national artist for film, yung Lakaran ni Kabunyan. Blood Hunters, so kung mga gusto mo naman ng action, mapapanood nyo yan. Cleaners, ito yung nanalo sa nasa Busan International Film Festival yan ngayon, at mapapanood siya sa PPP on a limited time. So 10 pelikula yon na magfi-Philippine premiere. Even restored films like Batch 81 and Brutal, first time yung mapapanood ng restored version. So, wow! Uy, galing naman! Galing-galing naman nun! Paano yung inyong distribution ng films on a daily basis? How does that work? So we want to replicate the festival experience. Kasi sanay na tayo na naka-VOD lahat, di ba? So, parang kung ginawa natin yung ganitong version, and of course, syempre, tinetest lang natin kung mag-work to, no? Parang hindi na tayo nag-iba sa mga pelikulang nasa iFlix, ganyan. So ito, ano talaga siya? Live-streamed on a festival schedule. So may apat kaming virtual cinemas, at sa virtual cinemas na yun, naka-schedule lahat ng mga pelikulang mapapanood for the day, at makikita mo kung ilan kayong nanonood during the time na nanonood kayo ng film. So, interactive siya in the sense na after ng screening, may talkback session with the director. So pagkatapos mong manood, magla-login ka doon sa talkback session at magkakaroon ng Q&A with the director. Wow. Ganyan. So talagang para ka talagang festival pa rin, pero yes, yun lang. Uh-oh. Ito lang talaga yung screen mo, either phone mo or laptop mo. Pero Chair Liza, lahat ng mga films naman dito, especially yung mga bago yon sa premium na sinasabi mo, dumaan naman ito sa MTRCB, may classification ba ito or what, meron din ganon? Well, right now, ang ginawa namin is an advisory kasi siya, 'di ba, right now pinag-uusapan pa yung coverage ng MTRCB when it comes to online platforms. So, nakipag-ugnayan kami sa MTRCB at sa pakikipagtulungan naman sa kanila, ang ginawa na lang namin is yung mga MTRCB rated films, may advice kami na ito yung rating nito nung nagkaroon siya ng theatrical release para malinaw pa rin sa lahat at guidance siya sa mga manonood para malaman lang nila kung anong age appropriateness ng pelikula. What about the new ones, yung mga bago talaga na mga especially regional, kasi di ba may mga dialogues na iba ang dating sa iba dahil yun ang context nung sa dialect na yun. Or di kaya may mga eksenang, alam mo yon na medyo sa tingin natin, eh medyo dapat siguro nasala. Or paano yan? Naging openly, mapapanood dito online eh. Yes, meron kaming partnership with MTRCB. So every festival, meron kami tinatawag na FDCP rating. So yan yung ginagamit ng Cinema One, Q Cinema, at ng iba't iba pang film festivals. So gagawin din namin yon for those na hindi pa nabibigyan ng rating. Magkakaroon siya ng advisory on the rating of the film. So i-rate namin pa rin lahat ng mga film para lang din guided yung audience. Sa punto naman. Ewan ko kung pwede magsabi si Chair Papa Abet kung ano yung favorite niya. Meron pwede kayang
very kaya yun, top 5, top 10, or ano yung mga... Sige na, horror. Mami Jane, may horror ba? Paborito ko lahat. Horror or suspense? Horror o suspense. Ako yun ang favorite ko, horror o suspense. Sige, meron ba horror o suspense? Hindi ko alam kung napanood mo muna yung Abomination ni Yam Laranas. Ipapalabas siya. Kasama siya ngayon sa lineup. Wow. Excited ako dun sa mga regional films. Kaya natutuwa ako na parang sa tinagal-tagal ko rin, parang bihira ako nakakanood na talaga ng mga Insipuano, Insaya, yung mga taga Mindanao. Sarap tama. Siyempre mga Pilipino rin yon. Dahil babalikan ko nga yung tanong ko na sa hanay naman ng mga filmmakers, producers na ito, Miss Liza o Chair Liza, ano yun naman yung balik sa kanila? Kasi siyempre may negosyo component din yan. Nag-produce, nagbayad ng mga artista, may konting koso. Paano sila kikita dyan? Yun nga, 100% ng proceeds, lahat ng kikitain hanggang 5 sentimos, paghahatian ng lahat ng producers ng full-length films na kasali. So, wala talaga yung namin. Oo. Kami ang nag-host ng platform, kami ang magmamarket, pero lahat ng kita, as in gross to ha, hindi siya yung imaminus yung mga gastos namin. No, it's really the gross revenue of the festival will all go to the producers who kill their films. So, galing, galing. Mabuhay kayo. Nahirapan ba kayo mag-convince, Liza, na tumama yung mga producers dahil online lang nga, no? Syempre, ang fear talaga lagi is piracy, di ba? Laging yun ang tinatanong. So, we made sure naman na supplier yung gumagawa ng platform has all those protocols in place. At saka, lahat kasi sila, merong guaranteed screening. So, minimum of 4 screenings hanggang 5 screenings yan sila. And, so, kumbaga, hindi pa rin, kumbaga, like, for example, yung mga premium films natin, gusto ko pa rin talagang, at the end of the day, magkaroon pa rin talaga sila ng theatrical screening at hindi maka-apekto itong pagpapakita at pagiging part ng PPP sa kanilang theatrical screening kasi hindi pa rin naman talaga mamamaximize yung kanilang kita dito. So, yun yung goal namin, na makatulong lang talaga at to give something patikim sa mga audience natin at talagang iinganyo sila na suportahan yung Philippine cinema. Correct. Galing. Galing ano? O di ba ano daw experiential papaambit, so siguro mayroon pa popcorn. Si Chair na mga manunod. Nakakuha lang namin ng sponsor. Actually, kahapon lang pinresent sa akin na magkakaroon kami ng mga vouchers for discount sa mga bibili ng popcorn sa isang brand. So gusto ko lang masarado muna bago namin i-promote. So, di ba? Talaga. Pero kailangan kasi ibang level, ibang level partner pag nag-festival lang ano, ibang ang level ng festival ang PPP ngayon. Correct. At saka actually, Chair Liza and Mama Jing, kayo yung mauuna eh, kasi I heard na balitaan ko rin na ang darating na Metro Manila Film Festival ay mag-o-online din eh. It will do the same thing. So kumbaga, kayo ang magpapilot sa inyo talaga matitest ito na gaano ka-effective, gaano ka-lakas na. I think ang laki talaga ng promise kasi Mama Jing talaga, sabihin na lang natin na buong populasyon ng Pilipinas ay even abroad. Pati ba mga nasa abroad pwede mag-register na makasama din, makanood yan, di ba, Chair Liza? De, right now, naka-geolock siya sa Philippines. So, Philippines muna. Kasi nga, syempre, yung mga producers natin, may mga deals yan for international releases, di ba? So, for example, may deal sila with an international streaming platform. Ang hawak lang nila, Philippine territory. So, pwede lang silang makipagtrabaho sa mga Philippine distributors. Yes. Oo. During the Zoom conference natin, meron ako doon mga nakita na mga filmmakers, directors, and even art actors na talagang mga foreigners, mga galing Hong Kong, may kung saan pa na mga English-speaking pa nga sila dahil mga foreigners nga sila. So, paano nyo sila na-recruit na mapasama dito sa PPP?
So every time kasi 'di ba nagpa-participate tayo sa mga markets. Cannes Film Mark, Cannes Film Festival, Hong Kong Film Market, ganyan. So nami-meet ko 'tong mga producers na gumagawa ng mga Filipino films pero hindi sila nagkakaroon ng platform dito. Kasi okay. Syempre pag commercial cinemas, may priority 'yan sa mga feeling nilang kikita at bibenta. Eh itong documentary na 'to, yung The Helper. This was produced by a British director, and talagang it did well in Hong Kong, and it really documents the stories of the migrant workers there. Correct. Grabe, sobrang talagang it's pag na-meet mo siya, parang she's all heart yung advocacy niya to just really make people understand the plight ng ating mga OFWs. So yun, inask namin siya, game naman siya. Oo. May isa rin kami yung The Search for Weng Weng. Hindi ko alam kung napanood na palabas na dito na talagang malawakan. Pero Andrew Leavold is from Australia. And he's so fascinated sa genre cinema ng Pilipinas. So gumawa siya ng isang documentary entitled The Search for Weng Weng. So interesting ang mga line-up. Oo, mga line-up. Ang cute naman. Di ba, Mama Jean, kasi dito sa buhay ni Mama Jean, talagang kalahati na nanonood dito, or mas marami yata ang nanonood dito, OFWs abroad talaga. So, I'm sure magandang imbitasyon din ito sa kanila na eto, may platform. Abangan, Yes, maaabangan sila, Cherliza. Correct. Yes, Kaya excited kami. Ating mga PFC subscribers. Sana talaga, you know, sa ating mga manonood, you know, ipakita po natin ang pagmamahal natin sa industriya by supporting ito po, nagsama-sama na po kami sa iisang platform para bigyan kayo ng mga magagandang pelikula. Ngayong pandemya, the film industry is really one of the hardest hit, and yes, we're just starting to recover again. Right now, siguro nasa 20-30% pa lang po ng mga productions ang nag-uumpisa ulit na mag-shoot. So, napakalaking bagay po ang maibibigay yung boost sa hindi lang po sa moral, pero yung talagang ma-inspire ulit natin ang ating mga producers na andyan pa rin kayo, hindi kayo nawawala. So sana po suportahan niyo po yung PBB. Oo, totoo 'yun. Ito sila Jeff Avila, sabi niya kung mayaman lang ako, magpo-produce ako ng Filipino movie. Eh yung theme ay yung kultura natin. Sabi niya kung nakaya nakaya ng mga Pinoy ang Netflix, bakit ito sariling atin hindi masuportahan? Yes! Excited ako sa mga regional movies na dialect ang gamit para naman mas makilala ang kanilang kultura. Ayan. Yes. Tapos sa, ano pa to? May mga question dito. Bakit daw hindi kasama ang FDCP sa MMFF as a committee member? I leave the decision. Meron po tayong mga committees and nirerespeto namin yung mga ganong klaseng decision ng iba't ibang ahensya. So, in the same way that I'm sure they also respect, you know, how we put up our own festivals. Yes. Lahat naman yan, iisa yung goal. So, ano na lang po tayo? Happy na lang. Okay lang yun. Oo, basta tulong-tulong na lang. Yes, oo. At saka mauuna naman nga sila ang PPP, ano, di ba? Eh, magsisimula nga ito, Cherly, sa when and hanggang kailan itong release na ito? October 31 hanggang November 15. Itatanghal po o ipapalabas. And then, mag-uumpisa na ang pista ng pelikulang Pilipino for Sama All. Yan ang ating tagline. You can witness, you know, 67 full-length films at may madadagdag pa po. So kami ay meron pa rin pong mga humahabol, kaya natutuwa po talaga kami dahil sa suporta. And then we have an amazing lineup of short films. Well, yung gusto nyong marinig na iba't ibang language, all of those short films are from the regions of the Philippines. Around 17 film festivals na regional na siguro hindi nyo pa naririnig ay kasama po dito sa pista ng pelikulang Pilipino ngayon. So, I'm just happy kasi parang bumalik kami sa core namin na galing. Ito talaga yung gusto natin. Piesta talaga ng Filipino films. Yes. Mm-hmm.
O ito, si Mama Suzette Jing. Joy Takod, sabi niya, tangkilikin ang sariling atin. Si Say Bags from Brunei, ayan, mga nanonood sa atin, from California, meron din dito. 450 po, premium na. Yes! Sabi ni Jeff Avila. Ayan, mm-hmm. Tapos, ito, may mga questions dito from California, California, Seattle, UAE, Dubai, ayan. Puro nangungumusta kay Aiza. Nandun sa likod. Sige. Next time, i-guest nyo siya para ma-promote niya yung album niya. Correct. Magkantahan tayo oo dito. Oo nga, correct. Oo, magkantahan tayo. O, diba? Papa-ambit, may tanong ka pa kay Aiza. Speaking of Aiza. Wala, sa susunod na lang. Tanong mo na kay Liza. Hindi, balikan ko lang muna yung sa PPP, Mama Jing. Gusto ko malaman, pwede mo bang ma-share sa amin, Sir Liza, pondo, government na kalaki? Kasi di ba parang ang laki-laki nitong ginagawa ninyo na parang hindi naman siguro po pwede na ganito lang yung budget na meron tayo, di ba? So, gaano ka generous ang gobyerno na para maisat magawa natin itong PPP year 4 na to, sama all. Okay, well, kasi ginagawa na namin to talaga every year. So, ang budget talaga namin sa PPP normally ay umaabot ng mga 8 to 10 million. Kasi meron yang on-ground events, may film industry conference. Bago pa lang ipalabas ang PPP, umuikot na kami sa buong Pilipinas. Okay. Pupunta kami sa iba-ibang school. So, imagine itong budget na ito, nireallocate namin siya dun sa para suportahan yung mga nawalan na trabaho nating mga workers. So, yung portion yon yung natitira, I think the platform was around, ngayon na yung initial namin is nasa mga 3 million siya. Tapos, may maintenance kasi yan. I'm sure, alam na mga platforms yung mga maintenance every month kasi meron siyang digital management system, ganyan-ganyan. Merong continuing funds ang FDCP doon. But in terms of our marketing and lahat ng ginagawa namin, we have in-house people na talagang tumutulong sa amin at kasama siya sa, kasama sila sa mga staff ng FDCP. Kaya sila talaga ang nagtatrabaho ng sobra-sobra para ma-coordinate ang mga workers, ang mga producers, mga actors, directors na kasama dito. May mga virtual events kami, so meron din yung mga gastos, pero wala pa ako ng final nun. Pero mag-a-allocate kami kasi may masterclass workshops during the festival. At kasama yon sa 450 na babayaran. Wow. Libre na siya. Oo. So, galing. Oo. A first, no? A first in Philippines. Yes. Cinema. Galing. We're crossing our fingers to get everyone's support talaga. We're looking at hopefully, ang goal namin, 15,000 to 20,000 minimum na sumuporta sa na audiences because ang PPP normally 2.5 million na in the last 3 years ang naging audience natin. So, you know, we're hoping that we can get them again to participate online. Yeah. More power talaga, Papa Ambit. Tsaka tama naman si Chair, no? Talagang ito pong ganitong mga efforts kailangan ng suporta natin. Suporta. Yeah. Oo. Sumaiba na ako, Chair Liza, kasi sa kinikwento mo, binabahagi mo sa amin ni Mama Jing, natutulog ka ba ba? Nakakapagpahinga ka pa ba? Paano na kayo ni Aiza? Diba? Nabibigyan mo ba? Ano lang, Sabado? Nandito ako. Beautiful nga. Mukha kang hiyang sa quarantine. Magaling magdala ng stress, Papa Ambe. Kumusta nga ako kasi hindi ko matapat yung electric fan sa akin. Naipagluluto mo pa ba si Aiza? Paano kayong dalawa ngayon? Magaling sila magluto, ha? Adobo masarap. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Yun ang masasabi ko. Siguro, lahat talaga pinag-adja kasi it's so easy, no, na magkaroon ng mga hindi pagkakasunduan kasi talagang pag nasa government service ka pala, talagang walang oras, parang
True. Wala kang piliing oras eh. So, sobrang supportive siya. Tsaka, ano, pag, I mean, nagkakatampuhan. I mean, nung isang araw na nagkatampuhan kami, kasi monthsary namin, tapos pareho namin hindi. Parang wala lang. Oo. Eh, yun yung nag-press con, di ba? Nag-press con tayo. Okay. Eh, ang haba-haba ng press con. Nakakatuwa, so, monthsary. Feeling ko teenager. So, paano hindi na i-celebrate? Hindi. Tapos nagalit ako kasi gusto ko pilitin niya akong lumabas. Ang drama ko. So, wala lang. Virtual na daw ang celebration. Virtual. Oo nga. Sabi niya, bakit? Busy ka naman. Sabi ko, hindi. Bakit? Basta. Kahapon, nag-ano kami, nag-usap kami, nag-heart-to-heart kami. Ay, nice. Uy, ang cute naman. Oh, oh, so, hindi ka naman, sa lahat ng ginagawa mo ngayon sa FDCP, special ngayon, may bagong platform, the FDCP channel, lahat ng mga intriga at kung ano pang excitement na nararamdaman niyan, gaano kanya sinusuportahan ngayon? Oh. Grabe. As in, alam mo yung feeling na kaya ako nagagawa to kasi he doesn't make me feel guilty. Kasi iba yung sinusuportahan ka, pero at the back of your head, alam mo yung passive-aggressive, yung parang yun. Yes. Alam, I'm sure alam nyo yun, di ba? Kinapos-treatment ka. Oo. Tapos, o kaya, pag okay kayo, sasabihin niya, susuportahan kanya, tapos biglang isang alitan nyo or isang discussion nyo, eh, ikaw nga, ganito, isang ganito. Isusumbat na sa'yo. Sa'yo, yes. Diba? Oo. Kahit minsan, hindi ko naramdaman yun sa asawa ko. So, tinagal na galing. Galing, galing, galing. Uy, papapit, may tanong sa'yo dito. Galing kay Jeff. Bila. Oh. Wala ka ba raw pelikula dito, yung malalunod na remake? Hindi, walang kumuha sa aking director at producer. Mahal ka daw kasi, kaya ka hindi kinuha. Libre nga rin ako eh, di ba, Cher Liza? Hindi rin kasi ako lumalabas gawa nga na itong... Yun nga tatanong ko, segue, magandang tanong din yun na itatanong ko kayo kay Cher Liza. Paano na-handle nitong mga nag-participate dito, yung hirap ng pandemic kasi, di ba, nagla-lock-in taping, ang daming protocols na mga health attitude, etc. So, paano din sinuportahan ng FDCP yung mga ganong items or issues? Well, di ba, meron nga kami ng safe filming program. So, kumbaga, pag kailangan nila ng support namin para i-assist sila, halimbawa, merong LGU na ayaw pumayag na mag-shoot sila, ang FDCP ang unang-unang sumusulat para magbigay ng endorsement and to tell them that, you know, itong production na to, alam niya ang guidelines, alam niya ang protocols, payagan niyo na sila dahil FDCP is attesting na sumusunod ng health and safety guidelines ang maito. Yun na lang talaga yung pinaka-support natin para mag-umpisa na talaga ulit lahat magtrabaho. Wala namang production outfit or yung itong mga producers and artists na to na naenkwentro nila or nagkaroon ng na-expose sa COVID or nagkaroon kaya, wala namang ganong experience. Meron. Not necessarily sa film, pero there were TV productions na naka-experience ng nagkaroon ng COVID after. Kasi we received reports. Pero syempre, you know, naiintindihan, yun nga eh, parang nagkaroon kasi, di ba, ng issue nung July about FDCP and then the protocols. Siguro ang ginawa ng FDCP is we really want to, parang siguro dahil nga sa pandemic, parang lahat emotional, lahat edgy, and na-misinterpret stress yung goal and all that. Pero yun nga, because of our program, ang napapakita naman namin at napapatunayan naman namin dun sa mga productions that we work with na ang goal ng FDCP ay hindi ipulis lahat. It's more like, paalalahanan lang ang lahat. Kasi hindi na tayo pwede talaga yung dating gawi. Kasi buhay ng workers natin ang nakasalalay. So, tama. O ito, si Suzette Joy Takud. Si Aiza Seguera po ang wedding singer ng ate ko. 2010. Wow. 2010. Wow! Si Charlie Lapad, salamat po sa mensahe, Chair Liza. Ayan. You're welcome. And then marami dito yung mga taga UAE, ayan, marami ring mga taga Dubai, Saudi Arabia, in full support sila. So, paulit lang, Liza, baka late sila nag-join, no? Kung paano daw sila manunood kasi puro sila abroad. Hindi, puro sila abroad.
fdcpchannel.ph. Pagpasok nyo po doon, itatype nyo lang yan, you go to the website, magre-register kayo, ibibigay nyo yung pangalan nyo, email nyo, tapos pag-click nyo ng submit, meron na kayong options doon, free or 450, ito yung premium pass. Ikiklik nyo lang syempre yung pipiliin nyo, hopefully 450 na premium pass para mapanood nyo lahat. At after nun, may email na kayong matatanggap kung paano nyo babayaran itong 450. We have a partnership with DragonPay para mabayaran. At kung wala namang DragonPay, inaayos namin yung GCash. So, meron din kaming option para makapagbayad through another platform. Yes. Galing. Mm-hmm. Galing. October 31, no? Ang start. Yes. Halloween! Oo nga pala, Halloween. May mga Halloween films kami sa opening night. So until November 15. After November 15, may possibility ba, kung ang ganda ng outcome talaga, which we hope na talagang ganun, ano? May possibility bang ma-extend kung sakasakaling magkaroon ng malaking demand? Yes, yan naman ang hilingi namin sa mga producers na sana if this is really successful and sana may way for us to either keep the films as part of the library, tapos meron tayong scheme na pwedeng mapanood pa rin nila on a subscription basis, or ma-extend natin yung festival para mas makapanood pa rin marami. So I think everybody kasi knows na ang goal natin dito iisa lang naman. Pakitain natin sila, di ba? So, the more subscriber, the happier they are. So, oo. Tama. O ito, si Annalisa Denaga. Good evening po. Hi, Ma'am Liza. I'm happy to see you here. Ang galing umarte ni Ma'am Liza, especially sa PETA. O, di ba? Correct. Thank you. Nakakamiss na. 4 years na akong hindi umarte. Award-winning actress din niya, si Cherlisa. Galing. Oo, diba? Thank you. Na magtatanong nga ako, nasaan ba yung tanong ko na wala na? Hindi. Ano ba yung tatanong ko na wala ako? Mama Jean, go ahead. Maiisip ko yun uli. Ito, may mga nagtatanong dito. Bakit ito ba yung tatanong mo, Papa Ambit? Yung kanilang plano ni Aiza? Ito ba yung tatanong mo? Actually, hindi. Pero go, you can ask that. O yan, yung surrogacy. Ayoko nang sabihin kasi nagjijink siya tuwing pinlano kasi namin yun this year. Kaya lang, hindi na naman natuloy. Biglang nagkaroon ng pandemic. So, siguro, pinakaano ko lang is sana mangyari siya bago ako mag-40. And 39 na ako ngayon. So, sana next year mangyari siya. Kasi diba, hindi na rin naman ako bata. But, it's in the plans and kung ano man ang ibigay sa atin. So dahil sa pandemic, kaya hindi na naman natulog. Kasi diba, yung eggs ni Ice, naka-freeze na, nakakuha na kami ng, donor. So, ang ano na lang talaga is the process kasi kailangan siyang in vitro siya sa akin. Siya, ako yung magki-carry. Yun na lang yung hindi pa nagagawa. Hinihintay. Kasi sa Malaysia namin siya gagawin, hindi naman ako pwede makaalis ngayon. Oo nga. Sana pala, no? Sana maayos na yung mga, alam mo na, yung mga protocols, vaccine, etc. Para matuloy na. Siguro okay na rin kasi 'di ba para ang hirap ma-hospital ngayon. True. Kasi I've heard of friends na nanganak ng may COVID, talagang ibang klase yung protocols nila, yung naka-cover sila sa parang plastic, 'di ba? So yun. Correct. Oo. Yan, saka yung disinfection talaga ng operating room, ibang level. Yes. Ayun, naalala ko na yung segue question ko tungkol diyan. Dito ba sa mga entries natin or sa mga bagong films na mapapanood natin, including the documentaries, makikita na natin yung naging, sasabihin na natin, struggle natin o paano natin hinarap itong pandemic natin ngayong taon? Kasi, syempre, sa mga filmmakers, may mga istorya na ba tungkol dyan na mapapanood namin among the PPP movies?
Parang wala pa. Kasi lahat to, either catalog films, tapos yung mga bagong pelikula, ano to talagang naghahanap sila ng platform. Mas ganun eh. So, hindi pa. Pero there is meron kaming lab na isa sa mga topics yung COVID pandemic. So, siguro mga next year pa natin yan mapapanood. Yeah, yung mga ganun na magiging part talaga siya ng pelikula or doon iikot mismo yung kwento, di ba? Kasi ang daming umusbong, ang daming lumabas, maraming na-rediscover, ang daming na-discover during that time na talagang ang lahat ng Pilipino ay, or kahit ibang, nasa ibang panig ng mundo ay, parang lahat na ng paranoia, anxiety, lahat na nasa natin eh. Although, sa kabila ng lahat ng yun, tiningnan pa rin natin yung magagandang na idulot din naman sa atin itong pandemya, di ba? So, masarap din sana mapanood Cherlisa and Mama Jing sa isang pelikula or documentary na naging part ito para makita na, ay, alam natin yan, yes. Natin yan. Actually, meron kaming short film. So, meron kaming siniwikain nung August. Ito naman, parang 2-minute film siya about, supposed to be Salawikain. Pero of course, because kakabagawa lang ng pelikula, halos lahat ng themes namin ay tungkol sa pandemic. So, imaginein mo, ang gagaling ng mga film, ang gagaling, ito hindi nga sila expert or hindi sila mga professional filmmakers ha. Akala namin, you know, simple lang yung mga gagawin nilang pelikula. Pero naku, napakagaganda ng mga ginawa nila. May mga nanalo sa amin, may mga nanalo doon and nasa page galing, namin. Galing. O, future plans, Chair. Future plans for FDCP. Meron bang, alam po, mahirap magplano ngayong mga panahon na to, no? Pero hoping for a better year next year, ano pa bang mga targets ninyo? So, ang goal ng FDCP ay tulungan yung industriya na makapag-transition to the new normal. So, that means giving them platforms to understand paano ba tayo makakapagpalabas ng pelikula, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi syempre, kita mo ngayon, walang nanonood ng pelikula. At paano tayo makaka-adjust sa mga platforms, no? So, and of course, ang gusto natin is i-jumpstart yung industriya by helping them in the production of the film. So, meron kaming ni-launch. Ito yung Create PH Films. Ito yung film fund. Meron tayong 100,000 pesos na support para sa 10 projects na script development. So, ngayong pandemya, ngayon ang panahon na maggawa sila ng mga script. Tama, oo nga. Meron tayong 200,000 para sa 10 projects. Tagto 200,000 sila for their project development. Ito yung naghahanap naman ng funding, ganyan. Naghahanap sila ng mag-finance ng film. Gusto nila mag-participate sa mga markets, ganyan. Meron tayong 10 project na bibigyan ng 1 million as co-production fund. Wow! At 10 project na bibigyan ng 3 to 5 million pag ang kanilang budget ay more than 15 million. Wow! At 300,000 for post-production, 5 projects naman yan. At 5 projects din na bibigyan ng tag 300,000 naman sa distribution naman. So, iba't ibang galing stage. Medyo naghanda talaga yung FDCP kahit pa paano na gantong pandemic. In-anticipate naman yung mga pwede pa namin talagang gawin with the funds that we have. Ang galing. Oo. Para lang hindi lang maputol yung pag ano ng industriya. Kasi talagang tama ka kanina, sinabi natin, isa sa most affected yung talagang entertainment or showbiz industry natin or film industry. Galing? Yes. So, yun. Pero, at saka, meron tayo, at kasali kayo doon, yung mga hindi pa, nag-umpisa ka na mag-work, pero yung mga talagang wala pang trabaho, kasali tayo sa Bayanihan 2 bill. So, meaning, mayroon pang maliit na suporta, 5,000 to 8,000 para sa ating mga film and audiovisual workers na maibibigay ng ating gobyerno kahit paano. Hindi pa ako nakakuha niya. Ayan! Mag-apply, mag-ano ka register sa amin para ikaw ay masama sa list. Hindi, ibigay na natin yun doon sa mga higit pang nangangailangan, Cherlisa. Ayan. So, yun. Kami naman ni Mama Jing dito. Nasaan na si Mama Jing? So, anyway, mag-hello lang ako dito. Ang dami ring nanonood ngayon sa atin. Ang ating kapatid na si Jojo Alonso ng PLDT. Hello. Si Dagi Du... Ano?
Daddy Gus, Andy De Guzman. Ay, hello, Andy De Guzman. Ito may mayor na kaibigan ko. Si Roberto Mallorca dyan sa Iloilo. Hello po sa inyo at more power. And yun na nga, sinakapatid na Lolita Di Diyos Katsuki dyan sa Japan. So nakakatuwa lang, ano, Chair Liza, kasi itong ganitong advocacy, kahit ang dami ng mga matatawag nating discomfort dahil lang nitong pandemya na to, parang sinubukan tayo lahat eh. Pero ang mga kagaya mo na nasa industriya, sabihin na nating tumutuling din sa mga programa ng gobyerno, ay may mga ganito pa rin adikain. Bukod sa DepEd, ano pa ba? May mga iba pa bang ahensya na ngayon ay direktang tinutulungan ng FDCP? Ahensya ng gobyerno? Well, DTI ang isa sa mga pinakakapartner ng FDCP dahil ang Department of Trade and Industry ang nagki-create ng suporta sa economic path natin, 'di ba? Kumbaga, while ang ginagawa natin ay cultural at talagang innate na sa atin yung nakultura ang ating pinapayabong, kailangan din natin maintindihan na ang film ay isang business. So correct. Kailangan nating maintindihan yung business side at ang DTI talaga kaakibat namin sa mga gantong inisyatibo. Tapos ang DOT, ang Department of Tourism ngayon, meron kasi kaming Film Philippines Incentive kung saan ina-attract, ina-engganyo natin ang mga foreign productions na mag-shoot sa Pilipinas ng kanilang mga pelikula. So meron tayong rebate na 20% cash rebate sa mga productions na mag-shoot dito sa Pilipinas as long as ang i-hire nila dito ay mga workers natin. Dito sa Philippines. Very good. Okay. Welcome back, Mama Jing. Nandiyan si Mama Jing. Ayan. Ang galing nun. Pero I heard yung DILG ba, tama ba? Yung interior and local government natin ay parang tumutulong din this year sa PPP? Yes. Sila yung partner namin sa para ma-reach namin yung iba't ibang LGU sa buong Pilipinas. So, si DILG through yung dad ko kasi, di ba, undersecretary siya ng Barangay Affairs. Tapos yung si Yusek Malaya, the spokesperson of DILG, talagang tumutulong siya na maipahatid namin sa lahat ng LGUs yung festival at makarating sa mga constituents doon. So, sobrang instrumental ng support ng DILG sa amin para makakonekta sa buong Pilipinas through the local government. Nako, ibang klase, ano. Pero dito, balikan natin yung mga mainstream producers or mga malalaki production houses natin. I'm sure may mga suporta din binigay kasi nagbigay din sila ng mga pelikula katulad ng mga sinasabi mong mga na-restored na film. And speaking of na-restored na film, may ginawa, FDCP ba ang nag-restore noon or may mga ibang agency na nag-restore at ipinaubaya sa FDCP yung pagpapalabas? Yung mga pelikulang magpipremiere, FDCP ang nag-restore. We're hoping that we can get some titles from ABS-CBN Film Archive. Pero yung batch 81, I think, was restored through Asian Film Archive. So, talagang tulong-tulong. I mean, I think talagang ang theme ng festival na to ay unity and solidarity. So, sama all. Sama all talaga. Kasi may nakita rin ako, Chair Liza, na among na ipapakita natin dito naman, may mga classic din eh. Gaano ka-classic yung classic na mapapanood? As gaano katatagal? May mga 1940s ba, 30s ba pelikula na mapapanood dito sa PPP? The Genghis Khan is Manuel Conde. It's a 1950s film. We have White Slavery by Lino Broca. Restored nyo yan, mapapanood. Mm-mm. Ang Manila by Night. Ito ang isa sa mga kakaabangan ninyo dahil ito ay restored version at magpipremiere. Mag-world premiere sa PPP. Brutal, directed by Marilu Diaz-Abaya. Is also doing its premiere. So yes, kalamihan ng mga ipapalabas namin na classic films ay restored. So, you know, na magandang klase at magandang quality siya at parang bago. So, napakahalagang section namin. Meron kaming tribute section din pala. So, yung tribute section namin ay tribute sa mga living legends natin, mga legends natin who have passed on. Icons like Eddie Garcia, meron siyang pelikulang entitled Death Row. Uh-huh. So,
through Jimmy. We also have yun nga, Marilodias with Muroami. So sa meron din kaming Armida Sigyon Reina for Filipinas. So at may tribute wow, classics. Oo. Ayun na nga, welcome back Mama Jing, no? Nga, papamit namin. Yung fans mo talaga tinatanong, dapat ikaw rin daw sali. Comedy, sabi. Uy, dumadrama rin ako, no? Pa dito, hello. May nagpadala pa ng picture, eh, pero parang hindi ikaw to. Lumang picture yata, labas ka sa pelikula. Wow! Yan na sila, oo. Mama Jing, pinag-uusapan so, namin kanina. Pinag-usapan namin kanina ni Chair Liza, yung mga classic films kasi 'di ba, aminin natin, kahit nga yung mga late 80s or early 90s, hindi na maganong kagaganda ang quality. Ang maganda rito, na-restored pala sila. Kaya naku, magkakaroon tayo ng pagkakataon yung mga titles sa sila na like Brutal, yung Manila by Night, White Slavery. Panday! Meron kaming Panday! Fernando Pa Jr. Wow! 1980. Ito yung kung saan. At partner and chair para ma-expose din no yung mga millennial, yung mga bagong generation. Correct. Diba? Correct. Sa ganitong klase ng mga pelikula. Iba rin yung iba rin yung craftsmanship no nung mga panahon na yun. Talagang ay, totoo. Kanya-kanya style, no? Sa kanya-kanyang era, ika nga. Ayan. At saka yung film, go. Iba pa rin. Oo nga eh. Yung mga, pero meron bang ilan ang total number of restored films? Hi! Wow. Wait lang. So, 5, 6... Pero hindi naman kalahati. Hindi naman. Siguro we have around 7 titles na restored version. So, ito yung talagang old films, tapos it went through a scanning digital process, nilinis lahat. It's pristine condition. So, yun. Madugong proseso yan. Madugong proseso at napakagastos na proseso yung pag-restore ng pelikula. Isang pelikula siguro nasa mga 1.5 to 2 million. See? Ano yun, depende pa yun sa degree ng ano deterioration ng film. So, napakagandang mapanood ng mga audience natin at tangkilikin yung mga ganitong klaseng films. Okay, Chair Liza, maiba ako ng tanong. O yan, marami dito magkakongratulate Papa Ambet kaya Chair Liza, sila June Nama, si Chari Caldit, ayan, Ricklin Rosal, Shusi Serundo, Digna Padrinaw, ayan, mga nagko-congratulate. Annalisa Denaga, ayan, Solis Fernandez. Go, Papa Ambet. Yes, Charlize, ang question ko, FDCP, meron bang effort or part ba ng programa ng FDCP na ma-retrieve yung mga ibang pelikula, super classic films natin nung araw pa na ang iba nga nakita pa sa ibang bansa. Meron bang effort o meron ba tayong may naka-line up ka bang ganun sa program ng FDCP or may gagawin ba ang FDCP sa ganun? Kasi aminin natin, ang dami na nating mga naging officials na local man or nasa national man, congressman yan or senado na mga galing din sa industriya, pero parang nabigo sila or hindi sila ganun nagkaisa na i-address yung issue na ang dami magaganda natin mga titles na mga pang-Oscar caliber ika nga, pero mas nandun sa property ng ibang bansa. May FDCP ano ba effort bang gagawin? Meron bang ganun sa program ninyo? Yes. So, yan ang unang-unang inayos ng FDCP. Kung bakit hindi tayo parang worthy pa na repatriation yung tawag doon, ng mga titles na to. Kasi, syempre, paano mo naman iuuwi sa sarili mong bahay? Kung yung sarili mong bahay, parang hindi mo alam, baka hindi mo sila maalagaan ng maayos, di ba? So, kailangang ayusin yung proseso ng mismong archive namin. Ayusin yung conditions, yung internal process namin, yung mismong mga vaults namin, yung temperature controlled condition, kasi talagang very delicate ang mga ganitong reels, no? So, ayan yung, kumbaga, imbis na puro mga restoration, we also do a restoration, hindi na nawala, pero yun talaga yung pinrioritize muna namin para pagharap namin sa lahat ng mga
archive institutions, pwede naming sabihin na we can take care of these films, so give it back to us. And actually, may list kami ngayon. Nagpunta na ako sa ibang archives na yon. We have 38 films in Japan. We have... Wow! Yes, we have 11 titles in France. So maraming mga, and ano naman, through our part, through our being a member, nung ito international federation to ng lahat ng mga archives sa buong mundo, nagkakaroon ng opportunity para mag-exchange ang mga institutions ng mga pelikulang galing sa mga kanya-kanyang bansa. So ano to, association siya at kasama na ang FDCP dun ngayon. This year, actually, ma-officialize na siya. So, cross fingers, ano na natin. Oo, di ba Mama Jing, nakakalungkot at same time na nakakatuwa yung ganyang balita. Mm. Kasi di ba, ibang bansa pa yung nagtitake care ng supposedly bahagi ng kultura natin at identity as Filipinos, di ba? True. Pero ano naman, ang maganda naman, oo nga, alam mo na, archiving talaga is really super expensive. So, grateful tayo sa mga countries na to na meron ng mga ganitong klaseng institutions at talagang pinangalagaan naman nila yung ating mga pelikula. So, talagang nagpapasalamat tayo doon. Meron ka bang mamemention na mga titles nito kasi ako nung araw, kahit nung bata pa ako, ang hili ko nandun ng mga lumang-lumang pelikula na gawa pa ng mga lumang mga direktor na talagang sobra nating tinitingala na hindi na siguro na makikilala o dapat makilala nito mga bata ngayong panahon. So, mga titles? Yes, I don't know. Ako hindi ko pa siya napapanood, pero dapat partnership namin to with Swiss Cinematheque in Switzerland. Alam mo ba yung film na Jaguar? Yes, ni Lino Broca, Philip Salvador, so, Gina Alahar. Nasa ano siya? Nasa Switzerland. So, isa sa mga bagay titles na. Naging entry natin yan sa Cannes Film Festival noong 1980 with Ami Austria pa yan. Galing. Ano pa? More. Papaambit, ha? Of course, panahon ko yan, Mama Jing. Galing. Yung isa sa mga gusto namin ay... Napaghahalata. Sister Stella L. Sister Stella L, Mike De Leon, Vilma Santos. Panalo yun. Tony San... Nasa Pukka. Galing. Diba? Considering nasa Pukka. Galing. Ate V. Congresswoman Vilma Santos, tulungan mo kami dyan. Tulungan natin ang FDCP dyan. O para magbalik yan sa atin. Ayun nga. Alam mo, Papa Ambit. Kuri, binanggit mo yan. Ang daming artistang nakaupo. Ano bang mga efforts nila, no? FDCP. Yes. Oo. Ano man naman yung maghanap sila ng konting budget, ilagay nila sa ginagawang effort ng FDCP. Correct. At saka ito, at this early, Cherlisa, if I may say so, nako, dahil sa ganda ng ginagawa mo sa FDCP, siguro naman hindi ka naman co-terminus ng gobyerno ng ano, 'di ba? Sana naman tuloy-tuloy kasi ang hirap kasi man. Ano bang term? Ano bang term ng FDCP? Co-terminus po ako. Co-terminus Mama Jing. Co-terminus. I have 2 years. Oh my god. 'Di ba? Pagdating na naman ng ano, na naman. 'Di ba? Ang hirap no kasi pabago-bago. Hindi na full ano. Continuity diba? Nawawala. Correct. Sayang. 'Di ba? Sana ang kampanya ulit si Anisa. Sana FDCP spared naman doon sa ano, sa ganitong klaseng ano, 'di ba, yung walang continuity. I'm sure naman yung susunod na magiging FDCP chair. Respetuhin niya yung mga bagay na nakatulong at talagang patuloy na makaangat sa industriya. And I hope na ganun yung adhikain natin kasi, 'di ba, hindi naman siya nakaano sa kung sinong nakaupo, 'di ba? It's more like ano yung resulta, ano yung nagagawa para to help. Yes. At ano yung kailangan gawin? Ano yung kailangan gawin? Ano dapat na ginagawa? Ako, gopher ako daw sa ganun. Go, Cherlisa. At dapat ituloy. Yes. Diba? Ang panya ka namin ni Papa Ambit.
Hindi kasi, di ba, Mama Jing? Kasi doon ako nahihirapan minsan ako. Agree ako doon. Filipino mentality. Correct. Patawad po sa mga nakaupo sa gobyerno or mga nagpapatakbo ng gobyerno natin na sakop itong aming industriya. Sana naiisip din nila yan na pag nag-a-appoint sila o naglalagay sila ng tao, sana yun nga yung sinasabi ni Cherlisa, yung continuity ng mga magagandang gawin at kinakailangan gawin para ma-sustain yung ano na industriya. Yes. Like for example, with FDCP, yung predecessor ko, si Brixio Santos, isa sa mga pinaka pioneer projects niya talaga ay yung Cinemathex. Yung Cinemathex, yung mga sinehan namin sa regions. And hanggang ngayon, ito pa rin yung bumubuhay at talagang tumutulong sa industriya. So ang ginagawa na lang namin is pinapaganda namin yung mga sinehan. Siyempre, kailangan mo. Pero that's a program that we plan to continue, and it was him who started this. We also had this, it's called Film Cultural Exchange Program. Ito yung pagsusuporta naman namin sa mga iba't ibang embassy film festivals. Spanish film festival, Korean. Kasi diba, ang sinehan natin, puro Hollywood, karamihan ang pinapanood. So, hindi ka talaga makakapanood ng Spanish film, Korean film, Indonesian film, or even Hungarian film. So, through embassy film festivals, nakaka-experience tayo ng world cinema. So, it started with my predecessor, and hanggang ngayon, di ba? We continue that partnership. Pinapalaki lang natin at talagang pinapaigting or parang in-strengthen lang. So sana ganun yung mentality ng lahat. yeah, magiging ganyan yan sa effort nating lahat, Mama Jing, sa tulong-tulong natin. With our new normal, at ini-inform natin yung mga kababayan natin, kapamilya, mga nanonood sa atin, at mga gusto maging parte ng lipunan na talagang kahit nasa ibang bansa yung mga Pilipino na yan, yung pagsulong pa rin talagang iniisip, hindi yung division, di ba? Tuloy natin yan. Push! Yes. Push natin yan. Push natin yan. Oh, last few words, share. Last few words. Ayun. Well, Papa Ambet and Mommy Jing. Di ba, nakikimami ako. Thank you for having me. Nag-enjoy ako sa... Ito yung siguro... thank you for giving me the floor. Kasi di ba, iba pag meron ka talagang... space para ma-share yung ginagawa ng ahensya namin na para sa industriya. So, thank you for this opportunity. And sa mga nanonood ngayon, please, again, this is the time that we can work together and we can show our love and support sa industriyang nagmahal sa inyo at nagpaiyak, nag-entertain. At siguro masasabi nating tumulong sa atin para makakope tayo dito sa pandemya through the films we watch, through the series. Diba? So, sa likod po ng mga yan ay mga producers natin na hindi po natitinag sa paggawa ng pelikula. At ang PPP po ay isa sa mga platform para maibigay niyo po ang inyong suporta sa kanila. So, hindi lamang po kayo mag-e-enjoy sa mga pelikulang mapapanood niyo. Matutulungan niyo po ang ating mga producers na magkaroon ng ng pag-asa na may platform pa rin na pwedeng kung saan pwedeng tingkitin ang pelikulang Pilipino. So, salamat po at sana po ay mag-subscribe na kayo. Yes. Yeah, bilang karagdagan, Cherlisa at Mama Jing, mga kapamilya dyan, mga ka-team unbettable ko dyan, mga ka-team kasambuhay natin dyan, pansamantala muna nating kalimutan mula October 31 hanggang November 15 ang Netflix. Talagang gumanon ako. Dito muna po tayo sa PPP, sa FDCP channel, dahil talaga ito, Tama. Hindi tayo magsisisi. 2 weeks lang naman po yan. Busugin natin ang ating mga isip at puso ng mga pelikulang Pilipino. Yes! Diba? Ano ba naman yun? Ilang araw lang, di ba, Papa Ambet, ang kilikin ng sariling atin. At saka, 500 pesos, premium ka na, mapapanood mo na lahat, 2 weeks. Correct. Ganun yun. So in the coming days, Papa Ambet, i-post natin sa ating sariling mga social media accounts, para mas ma-promote. Makakaasa ka dyan, Cherlisa. Yes. Oo, ang manunod kami. Yes. Kahit ako, na walang pelikula si Ambet doon, manunod ako. Oo, magsusubscribe na ako para yung mga directors na makikilala ko doon, magpipresenta ako next time, kunin nyo ako for free. Ambet, kailangan mo silang bayaran para kakunin. Ako pa, pwede naman ako magbayad, maghahanap ako sponsor, dyan tayo magaling. Correct. Oy, Chair, okay, mabuhay ka, ha? I'm really so impressed and
talagang sana, ano sabi mo nga, no, tuloy-tuloy dapat yung programa. Kasi hindi naman to pansarili, di ba? Papa-abit, no? Correct. This is for the country and this is for the industry. So mabuhay ka and please let us know, no, how else can we help moving forward. Thank you, Ms. Jing. Thank you. Thank you. Good night, everyone. At regards kay Aiza, sana sa susunod, siya naman yung susunod siya naman. Kantahan naman tayo dito, so, di ba? Pakisabi maraming salamat din. Thank you. At sa lahat ng mga kasamahan mo sa FDCP, mga staff, lahat ng mga kasambuhay mo dyan, ka-team mo dyan, good luck din at maraming salamat. Ayan, ako rin, siguro gusto ko silang batiin dahil sila talaga to, kung wala po sila, hindi po namin magagawa yung mga programa namin. So, sa aking mga FDCP team, family, and staff, I love you guys at thank you talaga sa inyong commitment to serve our industry. Mm-hmm. Thank you! Ayan, thank you! Salamat! Bye! Oh, Mama Papaabit, Jing! Oo, oh, na-impress naman ako. Nakakatuwa, no? Tsaka ramdam mo yung passion niya, no? For what Correct. She's doing. Oh, ibang level. Ako, kasi first time pa siya nakausap ng ganito kahaba, no? Before yung mga interview, exactly. More about relationships, diba? Etc. So, nakakatuwa. Kaya nga, nung tinext ko siya, in-invite ko siya, kasi ako, Ma'am, at Cherlisa, halika na kasi doon sa press ko nabitin ako, hindi ko na itanong lahat ang gusto kong itanong. Halika, imbitahan ka namin sa kasambuhan. Galing! Para mas thoroughly ma-express at maimbitahan natin sila. I'm sure naman yung mga nanonood ngayon sa kasambuhay, sa programa mo, Mama Jing, marami rin napulot, lalo na yung mga talagang may malasakit na sinasabi nga natin. At pag kasi whether we like it or not, bahagi po ng bawat Pilipino ng kulturang Pilipino ang mga sining na likha ng pelikula natin. Tama. So ako, sabi ko nga, Mama Jing, nung araw siguro, nung nagde-date pa ang nanay at tatay ko sa mga sinihan, marami mga hugot lines din silang napupulot. Kaya nung ginawa nila ako, hugot din ako ng hugot. Akala ko nung nagde-date ka, yung mga magulang mo pa pala ang nagde-date. Ikaw talaga. Oo, diba? Nung pinanganak na ako, may tatak na ako dyan, oh, Vilma Santos. Nora Honor, gano'n? Nora Honor, oo nga. Papaamit, lumabas ka ba sa ano, Nora Honor Films? Ba't ang daming lumalabas dito Nora Honor? Ay, hindi, kasi mga kaibigan ko rin ang mga Noranians. Pero, alok po, with all due respect, Vilmanian po ako. Marunong lang po na talaga akong kumilala ng mga magagaling na kaibigan. Kasi, lumabas pero saan pa lumabas na pelikula? Ay, may Nora Honor kang nilabasan? Wala po, wala. Oo, kay Ate V meron. Ah, talaga? Tapos, sa mga ibang pelikula na dinirek ni... Hindi na eh. Ah, yung ano? Yung sa Viva, yung Immortal. Yun, kasama niya. Sa Immortal ka pala, naalala direct, ko pa yun. Director Eddie Garcia, tapos lumabas din ako dun sa Gumap... Ano yan? Ano ba yung pelikula? Yung Medina Bonavi? Lalaki ka o babae? Lalaki. lalaki ka pa nun? Oo, hindi. At saka pag may role kang piniplay, either... kahit ano pwede mong gawin, o, di ba? Sa lalaki may, ka talaga doon. May nilabasan dapat din pala, ako na... Dapat pala, mapanood ko yun. Ay, maluloka ka. May nilabasan din ng pelikula. Isa sa mga pelikula ng Regal, yung ano, aswang-aswang ako, hindi mo talaga ako makikilala. Yung sa... Shake, Rattle, and Roll. O, isa sa mga episodes doon. Shake, Rattle, and Roll ka pa pala. O, pero hindi mo makilala kasi ano ako... Napaka makulay talaga ng buhay mo. Correct. Kailangan ganun ibang lang. Level. Oo nga, tama naman, tama. Hindi, pero diba? Talaga nakaka-impress, no? Yung dedication, yung passion ni Liza, no? Doon sa ginagawa niya. Yes, and it's a different side of her. Diba? Na I'm sure na-impress din yung ating mga tagapanood. So, thank saka, you, Papa Ambit, at binanggit mo yun. Tsaka hindi ko alam yung tukol sa ano, sa pista na pelikulang Pilipino. Hindi ko na malayan na ngayon na pala yun, no? So, ito mabutit mabantayan. Ito ang pilot ano test ano natin to testing ground or ang darating naman na Metro Manila Litmus Film test. Fest ang darating naman na Metro Manila Film Festival sa December parang ganun din ang mangyayari naka-online din mga virtual cinema or wala talagang ano sa cinema hindi ko alam ha pero sa ngayon parang yun ang kinukonsider yun ang pinaplano kasi wala pa nga tayong vaccine diba saka very limited pa yung mga galawan kaya ako, malaki ang pag-asa ko dito sa PPP, sa FDCP channel na ito, na mapapanood natin sa platform na ganun online, na tangkilikin talaga, suportahan. Ako, magsusubscribe na talaga ako. Diba? Oo nga, ako rin. Sige, bantayan natin yan.
O Papa Ambe, thank you. Maraming exciting. Salamat din sa iyo. Correct, exciting. Oo. Next hopefully Saturday tayo ulit. Next Saturday, makakapanayam na natin isang mati ni Idol na ngayon ay may mga bisita lang daw sa Batangas na inaasikaso. Kaya sabi ko, tama-tama naman si Cherlisa, nabigyan natin ng mahabang oras. Yes, at abayanan nyo po, sa susunod na Sabado, hindi ko muna i-reveal itong mati ni Idol para mas maraming crush mag-abang. Mo ba? Crush mo ba, Papa Ambet? Hindi lang crush. Ah, hindi lang! Ikaw talaga, kakasabi mo lang lumabas yung lalaki sa isang pelikula, tapos crush mo yung mati ni Idol. Ikaw talaga. Eh, ganun talaga yung Mama Jing eh, o diba? Maraming salamat uli po sa inyo lahat. Thanks, Papambet. Missing you, missing you. At huwag niyong kalimutan po ang aking team Ambetable, ang aking Ambetable yes. channel sa YouTube. Correct. Thank you. Good evening po and happy Sunday po and, sa ating lahat. Mag-enjoy po tayo. Bye, bye-bye. Papambet. Thank you. O yan, sundan po natin ha ang Facebook page at syempre ang social media account si Papa Ambet, ang ating nag-iisang Ambetable, di ba? Papa Ambet Tapos. At ang kanyang syempre, YouTube channel. And of course, subscribe to my YouTube channel as well. And all my social media accounts. Like, follow, and share. Jigga Saneda po. Uy, pero ano ha, talagang seryoso po kami ni Papa Ambet. Importante po na subaybayan natin at suportahan ang pelikulang Pilipino. Syempre, yung Netflix, okay naman yan. Yung mga foreign films ngayon nga, ultimo mga, ano, no, Thai novela, Korean novela, eh, pinapanood, no, na dahil nga sa globalization, ika nga, no, ng industriya. Pero, huwag natin kakalimutan yung sariling atin. Sabi nga, buy local, di ba? Pag bumibili tayo ng pagkain, ng mga gamit ngayon, para suporta ng ating ekonomiya, syempre, pagdating rin po sa mga panonoodin, watch local. Huwag natin kalilimutan at napakalaking tulong po ang kailangan ng atin pong industriya, no, ng pelikulang Pilipino, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. So again, thank you po. Please go ha to the FDCP website at share niyo po itong interview na to para mas marami pa pong maengganyo na manood at sumuporta sa pista ng pelikulang Pilipino. So marami pong salamat. Thank you, thank you. Tomorrow, misa po tayo at 4:30. Nang hapon, kita-kita po tayo sa Teleradyo at syempre sa atin po yung ila-live din no, dito sa ating Facebook page. So thank you guys! Ingat po mga kasambuhay, ingat mga kapamilya! Bye!